Grabe, ang ganda ng ilog, oh. Wow. Dito tayo umaman po sa Galpalagan po. Cap, ano yung cap? Ano? Matador? Ay, ano? Ano to? Ay, gastog. Matador to, tol. Ito yung mga basura na ano, yung mga siguro mga kahit tumanda ka na, mamatay ka na, nandito pa rin. Siniksik pa, tol. Oh. Ay, grabe naman. Napakan ko pa, oh. Kailangan, buti nga natagpuan ko to dito, tol, sa magandang ilog na to. Kasi kung hindi, wala talaga, hindi talaga lulusawin ito ng panahon, tol. Sa pinakasulok-sulok talaga. Oh. Ay, awit. Nakasulok. Marami talaga tayong mga kababayang lasinggero na hanggang sa pag-iinom lang ang kaya nilang gawin, tol. Salute sa'yo, man. Oo, buti nakita ko. Kung hindi, hindi na makakapunta. Grabe, pati nga man kung gano'ng karami yun. Dami. Oo, mga baka. Isang buo. Di na talata, eh. Ito, di na talata, oh. Good morning sa inyo lahat, mga kapadyak, at ngayong araw na to, syempre nag-daos kami ng isang aktibidad na kung saan ay maglilinis kami sa tabing ilog. Ito yung lilinisin namin. Hanggang doon po yan, hanggang doon sa dulo. Ayun. Ang concern lang kasi namin dito, mga kapadyak, kasi napakaganda talaga ng ano, ng ilog. Tapos syempre makikita mo yung paligid, napakaraming basura, talaga namang nakakasakit ng damdamin yun. Siyempre, sinisira kasi ng basura yung kagandahan ng isang lugar. At siyempre, lalo-lalo na yung ilog, dapat lagi natin itong pinapangalagaan at huwag natin itong pababayaan kasi ito yung nagbibigay sa atin ng kayamanan. Yeah. So, si Kap Boling, ito namumulot-mulot ng mga plastic at kung ano-ano pa. Pero mamaya mga kapadyak, maglilinis din ako. Siyempre, dinadocument ko muna yung kung paano namin ginagawa or paano kami naglilinis dito sa ilog na to. So, yung plastiko. Yan, mga ganyan. Ngayon, mga kapadya, kasi napakahalagang pag-ingatan natin ang ating mother nature. Kung ika nga, sabi nga nila, diba? Ang mother nature kasi natin, parang ano din yan, parang tao rin yan, nasasaktan din yan. Pero hindi lang natin alam kasi hindi natin nakikita kung paano sila masaktan. Pero ikaw, ano, bilang isang nature lover ka, mararamdaman at mararamdaman mo kapag nakakita ka ng mga punong pinuputol. Siyempre, alam ko na may kurot lagi na mararamdaman ka sa puso mo. Yun yan. At ito nga pala, ang birthday celebrant. Ayan, si Kap Haji. G, kamusta? So, okay naman. Oh, kamusta nga ang pagbabayo ko? Okay naman. Okay naman. Siya ay ano, dito local. Ayan, bali, tropa natin yan. Tropa-tropa natin yan, mga yan. Ayan. At syempre sila, sir. Sir Andy, tsaka si Sir Mandy. Nang padyakero, tayo po sila sa unahan. So ganito namin ginagawa. Ayan. Or nila pala, sorry. Mamaya pa kasi ako maglilinis. Ayan. Isusurvey ko lang yung lilinisin namin, guys, para alam nyo. Ayan, hanggang dito po yan. Ayan, si RJ. Ayan. Men, anong opinion mo sa mga nakikita mong mga basura na yan? Ayun, napakamaling magtapon ng basura dito sa ating magandang lagoon, di ba? Ngayon, ang lilinisin natin para kahit pa paano, ito na lang yung maihambag natin sa kaligasan. Yun lang. Oh, anong gusto mong sabihin sa mga kabataan ngayon? Sa mga teenager dyan, no? kahit sa matatanda. Ano lang, ito lang yung kailangan natin gawin, guys. Itapon lang natin ng maayos yung basura, sa tamang basura. Okay? Tama. Okay. Ayun, narinig nyo naman ang sinabi ng ating kapadyak na RJ at napakinggan natin ang kanyang opinion at sa loobin. Ngayon naman, kapanayamin natin ngayon si Sir Andy. Sir Andy, good morning sa'yo. Hi, good morning, sir. Sir, ano po yung opinion niyo sa nakikita niyo ngayon na nagkakalat yung mga iba't ibang uri ng basura dito sa tabing lagoon? Actually, simple lang yung ano nito, no? Dapat kung ano ang dinala natin dito, yun din ang dali natin pabalik. So, like for example, nagdala tayo ng 5 bote dito na alak. Nadala nga natin dito nga may laman. How much more pagbalik natin nga wala ng laman, mag-aana? Dapat ibalik din natin. Itapon natin sa tamang lugar.
hindi yun natin iasa nga may maglilinis rito. Mm-hmm. Dapat magiging responsable tayong lahat para maalagaan natin yung kalikasan. Okay sir, panawagan niyo po sa mga kabataan ngayon, although hindi lang sa kabataan, maging sa pangkalahatan. Ang panawagan ko lang, magiging responsable tayo, alagaan natin ang bigay ng Diyos na kalikasan sa atin. Yun lang. Okay. Kung anong dinadala natin rito, ibalik rin natin sa... Itapon natin ng maayos para maganda naman din ang... Ma-enjoy din ng iba ang lugar. Okay. Yun. Narinig po natin ang opinion ni Sir Andy. Ngayon, tatanong naman natin si Sir Mandy. Ayan. Sir Mandy, good morning. Good morning, good morning. Halatang good morning pa eh. Gaano kalaking epekto ang posibleng mangyari kapag laging ganito yung ginagawa ng mga kababayan natin sa tabing ilog? Siyempre, yung natural resources masisira. Imbis na dati ng natural, masisira. Tapos kung hindi tayo magkakalat o magdudumi, yung paligid, normal na maganda eh. Dahil gumagamit tayo, so dapat pangalagaan natin. Bigay ng may kapal, so binigay ito ng libre. So dapat ang paglilinis natin, paglilinis, libre din. So ibaig din natin ito ng tama at kung magaganda pa natin eh, mas ingatan pa natin at pagandahin pa para sa gano'n, yung mga susunod na generasyon, maabutan din nila. At lalo pa natin sir, pagyamanin pa, no? Oo, i-cultivate pa natin. I-cultivate pa natin. So yun lang, maraming salamat sa iyo Sir Mandy. Ayan, so narinig niyo na po ang kanyang opinion din, no? Tungkol nga dito sa mga basura na nakikita namin ngayon. Ngayon naman, kakapanamin natin itong si Kuya Mau. Ayan. Kuya Mau, good morning! Good afternoon. Good morning. Tapon muna yung yosi mo. Tapon muna yan. Yan. Sir Mau, good morning. Okay lang. Maganda naman yung gano'n, nagtulong-tulong sa pagligpit ng mga kinakalat ng ibang mga na dumadayo dito na wala sila, na hindi nila nalalaman na gano'n ang ginagawa nila ng mga basura kung saan kinakalat nila. Ini malaking dagok yan sa kalikasan kasi. Ay, alam mo kasi ang kalikasan may sinatatampo yan eh. Tama. Lalo na pag nagpuputo ng kahoy, nawala sa lugar. Kaya kailangan talaga tulong-tulong lang, yun lang. Saka masaya naman para maka-ingat tayo ng maluwag. Para ang hangin na hindi wala pollution. Tapos, inang kagandahan sa kapaligiran yung malinis. Salamat po. Yun. Ayan, at narinig na po natin ang saloobin din ni Sir. Sir, ano pangalan niyo, sir? Si Maui. Maui? Si Super Mario. Si Mau. Ayan, si Mau. Ngayon naman, si Sir, sino itong pangalan ito, sir? Sir Dennis. Sir Dennis. Ngayon naman, kapanayamin natin ngayon si Sir Dennis, no? Sir Dennis, good morning. Medyo, good morning. Ayun, medyo kagigising lang niya, mga kapadyak. Ito na pa ang ganda lang, binigay sa atin ng Panginoon ng kalikasan na pag-alangaan natin. Kasi, tinan nyo, pag sinira natin to, paano tayo mapupuhay na maayos, diba? Ang ganda ng kalikasan. Hindi pa tayo nakaka-ano ng masarap na hangin. Diba? Hindi ko kaya lang, diba? Gusto ba natin, puro simento na lang yun. Nakikita natin. Napakaganda lang kalingangan. Sir, nung habang pumapadyak tayo kahapon, ano yung naramdaman nyo na habang pumapadyak tayo, nakikita natin yung mga kapunuan na unti-unting pinuputol? Dapat, kung ako manisunod, dapat hindi pinuputol yan. Dapat papalitan yan. Palitan mo muna, baka gumuputol. Halimbawa, ano ka ng 10 kapuno, pumutol ka ng isa, dapat papalitan 10 mo. Parang sa gano'n, papalitan yung kaganda na kalingasan natin. Hindi dapat natin sinisira yan. Diba? Ayun, maraming salamat sir. Maraming salamat sir Dennis. Ngayon naman. Okay, yan. Kagising lang po ni Sir Dennis. Kaya ganun po siya. Ngayon mga kapadyak at maglilinis na rin ako kasi inalam ko lang naman yung mga opinion nila at sa loob nila patungkol nga doon sa ating kalikasan. So ako naman ang susunod na maglilinis. Kaya kita kasi lang sa mga susunod nating video na gagawin. Bye!